Hi, welcome back to my beautiful morning we have right now. We have a picture of sunrise at the back and a very wide picture of ocean. Wait. Sa
the ocean. Ethan, no? Ethan, tawag ka. Dili pa butang. Dali, Ethan. Dali. Dito na tao. Dali lagi siya. Si BJ pa na. Adventure ang lukso. Oh, Jude. Wow, oo. Oh, oh, nagdagandagan nila ang kuan, no? Imdot na kayo ang sun. Mag-date siya daw sila, mag-date. Ligo na to! Ligo time! Ligo time muna! In the beginning, God created the heavens and the earth before the earth has not no form. Has no form. And si God may gawa ng lahat ng ito. Some other people won't believe, you know. Hindi ba kapanipaniwala? Sino bang may gawa? Si God lang nakakagawa nun. Wala nang iba. So, ayan. Good morning, guys! So, ang video po na napapanood ninyo ay isang resort na makikita malapit sa Barubo. Ito ay pinangalan ng Big Times Beach Resort. At ang may gawa nito ay isa sa mga kapitan ng malapit lang dito sa amin, sa Rosario, si Sir Pukloy. So, napakaganda ng place. Konting review lang kapag pupunta kayo doon. Siyempre, meron ng mga cottages. Pwede din kayo mag-overnight. May pagpipilian kayo. Merong kubo lang. Good for two. Meron ding for family. Siyempre, makadepende yon kung ano yung pipiliin ninyo. So, doon din yung bayad. So, yung sa kubo lang, 1.5. So, hindi ko na alam yung mga malalaking mga rooms nila. Tapos, maganda yung place, white sand, hindi siya yung parang maputik na, ano, na beach. Kaya napakaganda. Tapos, marami kang makikita. Hindi ko nalibot masyado, hindi ko na-picturean masyado or lahat-lahat. Pero kapag pupunta po kayo doon, may-enjoy po, check ang mga bata. Dahil malalaki po yung mga ginawa nilang parang statue ng animals. Pwedeng magpipicture doon. Pwedeng sasakay, katulad ng mga giraffe, mga zebra, marami pang mga, ano, yung pwedeng panoorin ng mga kids na parang totoo silang mga animals kahit gawa lang sila sa semento. So, malinis din po yung kanilang place at magsiserve din po sila doon ng pagkain. Pero, kadalasan ang pumupunta doon ay bumibili nilang sa labas katulad ng mga isda. Meron din naman ding naglalako ng mga isda. Mga fresh pa talaga, mga kuha. So, merong mangingisda doon na talagang nagtitinda sila sa paligid. Meron din silang mga tauhan or merong mga tao doon na nagbebenta din ng mga yung magkuno na mga yung parang tantaran, yung chopping board or yung mga lalagyan ng mga tasa. Meron nga ako nabili doon. May mga
malalaking spoon, malalaking mga serving spoon, ganun. So, talagang i-recommend ko kapag dadalo kayo doon sa Big Times Beach Resort. Actually, ma-search na din siya sa Google. Makikita na din siya kung saan ang destination nyo. Depende kung saan kayo galing na place. So, dito sa amin, sa San Francisco, talagang medyo malapit lang. Lalong-lalo na kapag meron kang sasakyan at hindi mo na kailangan huminto palagi. So, visit there, guys, and enjoy your stay there. Napakagandang place, lalong-lalo na sa mga tourists, mga nagbabalak na pumunta doon with family, lalong-lalo na ngayon, Pasko. So, actually, ang video na yan ay medyo matagal na. Ngayon ko lang maia-upload. So, God bless and enjoy watching. Thank you so much, guys, for watching my videos. Bye! Going home, let's go fast. Yes po, para sa mga hindi naniniwala na merong Panginoon, our family is one of the proof. As family, we testify that there is really God. Kasi kung wala, our family will not stay this strong. And siguro sa dami ng mga problems na aming pinagdadaanan as family, hindi namin malalagpasan kung walang supreme being na laging tumutulong sa amin, nag-guide, always being with us at all times. So, as one of the testimonies also, pauwi na kami from Big Times and magkikwentuhan lang po tayo ngayong while on the way. So, my husband is, or was, mukha dati. We're not really good in Tagalog, but we will really try to, you know, Taglish, Bisaya, Tagalog. So, ang aking asawa noon ay, ano din po siya, as young people, nakatry po siyang mag-drugs, mag-sigarilyo, uminom ng alak, as in talagang magdamagan buong gabi ba? Yes. Yung testimony niya eh. Tatlong araw, hindi kumakain, ganun. So, langung-languna sa alak. But, amazingly, really, no, God is able to change lives. So, kung isa ka man sa mga young people who are trying to reach you out through this message na gustong-gusto mo na magbago, yet sabihin mo sa sarili mo, you can't. But we will say that there is God and He is able to change you as long as lalapit ka lang po sa Kanya at ask Him to change your life. So, yun po yung story namin as family. Madaming mga, kagaya po ng sinabi ko, maraming mga pagsubok sa buhay. And hindi na namin isa-isahin yun. We're not exempted kahit Christians. Hindi ibig sabihin na Christian na wala nang mga problema pagdadaanan. Of course, meron at marami po yung mga sakit ng mga kids, no? Hindi naman siya exempted doon. But thank God because He is our healer and He is our everything. He is even our provider, our divine protector. Ano pa ba? Comforter. Salita ka. Parang pinilit magsalita ka. Matatawa ako. Kano yung magsalita? Lakasan mo yung boses mo. Okay lang ba magsalita kahit naka-drive? I don't know with him. Siya na yung bahala. So, basta ako pininhawag lang. Kapit lang. Oh, maganda yung tirik ng araw. Puting-puti ako sa camera. Ethan, ang tahimik ni Ethan. He's a little bit sleepy and at the same time, parang, ewan ko, Kuya Byshore, ayan. Maputi sila. Grabe ang babat nila doon sa dagat. What's your name, Kuya? Kuya Byshore. What's your name, Kuya? Kuya Kimin. Okay. Hi! Rogue. We're not using
using any other equipments pa for vlogging. Ito lang muna yung ma-afford ko, kamay-kamay lang. Kasi dapat may tripod or stand. But it's okay, kung gusto niyo po mag-vlog, vlog lang po. Sipag at tiyaga lang po yan. Kahit hindi po madali, do not give up. As long as pwede niyo pong i-share whatever you wanted to share. Ayan. So, see you next. See you mamaya. Ewan ko saan pa kami mga hapit. Ano yung hapit? May hapit. Layo lang kagwait, no? Dito lang. Ganyan sila kung gulo sa likuran. Ayun lang. Bye-bye, Big Time! See you next time! Nangangawit na po ang aking mga kamay, kaya bye-bye muna for now. See you next time. Do not forget po to watch our question. May pag-giveaways po kami. Yun po yung portrait na sinasabi namin. Kung sino po yung nakakasagot at nakaka-receive ng maraming likes. So baka pwede po sabihin nyo sa inyong mga kaibigan, yung mga friends ninyo, na mag-subscribe din sa channel at i-like yung inyong sagot para kayo po yung mapili na i-draw po ang inyong portrait. Tama ba? I-draw ang portrait? I-portrait? I-draw ha? So, kita-kita po next time. And thank you so much for watching. God bless. Kailangan gibain kasi lalagyan ng bagong daanan. Kasi siguro nakikita ni God na hindi na maganda yung takbo ng buhay natin. Kaya minsan, kapag hindi na maganda yung daanan, ginigiba muna, tapos kinukonstruct, medyo masakit. Mabumper, makikita natin, masyadong bumpy ang buhay natin minsan. Sinasabi natin, siguro wala na si God. Kasi pinabayaan niya na ako eh. Yung daan ko parang hindi na maganda. Para sa akin, bumpy na siya masyado. Pero hindi kapatid. Minsan, ginagawa yan ni God para magkaroon tayo ng magandang daan. Minsan pa nga, pinapalawak niya sa atin yung daan natin eh. Pero bago yan lumawak, bago maging maganda yan, dadaan yan sa maraming proseso. Masakit, nati-delete yung mga transaction natin sa buhay. Nagkakaroon tayo ng mga hindi maintindihang mga pangyayari sa buhay. Ganun talaga. Kasi si God, alam mo, siya yung totoong daan natin sa buhay. At pinapakita niya, gusto niyang gawin yung maganda talagang daan. Pero minsan, tayo gusto nating may divert eh. Gusto natin ng shortcut na daan. Pero hindi ganun ang gusto ni God. Minsan, kailangan nating maghintay. Kailangan natin ang panahon. Ganun. Pero sa bandang huli, makikita natin na ang kagustuhan ni God, siya pa rin masusunod. Ganito lang mga kapatid. Sa buhay natin, kailangan natin na paniniwala. Sabi na nga ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Sabi niya, trust in the Lord. No? Trust in the Lord. Pakita natin minsan yung daan natin ang hindi talaga masasabi natin, hindi naman sa totoong daan sa buhay, hindi straight yung daan eh. Walang masabi natin na tuwid na daan talaga. Sabi nga ng mga politics, tuwid daw na daan. Pero sa totoong buhay, wala. Pero ang sabi ng doon sa verse natin is,
trust in the Lord with all your heart. Do not lean with your own understanding. Kasi pag sarili nating understanding ang ano natin, minsan nagkakamali tayo. Kasi hindi natin alam ang nasa unahan natin. Yun ang kahinaan ng tao. Hindi niya alam kung ano ang nandoon sa unahan. Nakikita natin yung past na, kaya nga nagsasabi tayo na yung pagsisisi nasa huli, kasi nakikita na natin kung ano yung bagay na mali natin. Pero yung para sa unahan, hindi natin nakikita yan. Kaya importante sa buhay natin, trust tayo kay God. Kasi siya yung nakikita sa unahan ng buhay natin. Alam niya yung plano niya, alam niya kung anong patutunguhan natin. Kaya yung taong nag-trust kay God, naniniwala kay God, yung hope niya, nilagay niya kay God, sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart, and do not lean with your own understanding, in all your ways acknowledge Him. Ayan. Yung promise niya doon is napakaganda. Sabi doon is, in all your ways acknowledge Him. Pag ginawa mo yon, lahat ng ways mo, daan mo sa buhay, yung gusto mong gawin sa buhay, yung anumang decision mo sa buhay, but if you acknowledge Him, sabi niya, He will direct you in a good path, or He will direct your path. Kita natin, napagaganda ng daan ng Panginoon sa atin, sa ating buhay. Kaya pag ginawa natin yon, nag-trust tayo kay God. Sometimes kasi mahirap mag-trust, alam niyo yon, kasi nga sabi ko sa inyo, hindi natin nakikita yung unahan natin. Minsan, marami tayong doubts sa buhay natin eh. Kahit nga sa sarili natin, marami tayong doubts. Kaya nga yung ibang tao, walang self-confidence. Wala silang, nagkakaroon sila ng insecurity sa buhay. Pero, ayan nga. Kung nandun yon, yung insecurities mo, wala kang mapapala dun. Alam mo, hindi yun makakatulong sa'yo. Hindi yan makakapagbigay sa'yo ng tamang daan, tamang direksyon sa buhay mo. Si God lang. Kaya importante sa buhay natin na kahit na ganun yon, marami tayong insecurities, hindi natin alam ang nasa unahan natin. You have to trust God. You have to believe in Him. Dahil yun ang promise niya. Yun o daan. Yun ang nasasabi natin. Kasi hindi natin ina-allow si God na mag-control sa buhay natin. Right? Actually, minsan, tayo lang ang nagiging driver eh sa buhay natin. Hindi natin ina-allow si God na mag-drive. Actually, sa totoong buhay, tayo talaga nag-drive. Pero, alam nyo, mga kapatid, si God sa spiritual na buhay, sa buhay natin, as a journey, na lumalawig tayo sa daan, kailangan natin si God na magmaniho para sa atin. Kailangan natin ng chopper. Yung chopper na yon, si Jesus yon. Kasi, yung chopper na yon, alam niya yung sa unahan. Okay? Alam niya ang bagay para sa atin. Ang tamang daan para sa atin. Kung tayo, sa buhay natin, minsan, sinusunod natin yung desire lang natin sa buhay, hindi natin inaalaw si God na mag-direct sa atin. Kaya nagkakamali tayo, kaya nagkakaroon tayo ng maraming bumpy sa buhay. Nagkakaroon tayo ng walang kasiguruhan sa buhay. Kasi, yun nga, hindi natin inalaw si God, si Jesus, na mag-lead ng direction sa atin. Ito, pwede tayong mag-drive ng sarili natin. Alam natin, patutunguhan natin. Pero sa totoong buhay, in reality, spiritually, sa buhay na talagang mayroon tayo, hindi natin alam kung ano ang patutunguhan natin. Kaya kailangan natin si God sa journey natin, sa buhay natin. Yun lang po mga kapatid. Sana naintindihan nyo. Sana na-bless kayo. I've been praying na ako din mismo eh, kailangan ko ng giya. Kailangan ko ng guide sa buhay. Tayong lahat, kailangan natin ng guide sa buhay na si Jesus para makapunta tayo sa totoong direksyon. Yun ang buhay na walang hanggan. Na yun ang promise niya eh, para sa atin. Yun ang desire niya para sa atin. Pero hindi tayo makapunta roon sa Ama kung hindi tayo dadaan kay Christ.
walang iba pa. Si Kristo lang, wala nang iba pa. Siya lang. Okay? God bless. Sana mag-subscribe kayo sa channel ng misis ko. Nag-share din ako sa inyo, no? Sabi niya, mag-share ka naman. Minsan, tahimik talaga ako mga tao. Pero, minsan din, magkakaroon ako ng time na mag-share. So, salamat sa pakikinig. Sana mag-subscribe kayo. Pakinig kayo sa aral ng Panginoon. Huwag sa amin. Yung ginagawa namin is simply is we are just imparting what we have learned from God, what we have acquired na katotohanan galing sa Panginoon. Sinishare din namin sa inyo kung paano mamuhay na mayroong takot sa Diyos. So, yun lang po. God bless. Thank you for watching.